uli rang mag-aaral sa kolehiyo sa panahon ng pandemya. Uli rang mag-aaral. Paano nga ba natin masasabi ang bagay na ito? Mga uli rang mag-aaral na dapat nating tularan. Sila ang estudyanteng tunay na huwaran. Ngunit sa panahon ngayon, sa gitna ng pakikipaka o pakikipaglaban natin sa pandemya, matatawag ba na uli rang mag-aaral ang bawat isa? Tayong lahat ay isang ulirang mag-aaral no kung saan sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok na kinakaharap atin itong nalalampasan. Hindi ganun kadali ang sistema ng edukasyon sa ngayon. Sa estudyante man o kaguruan, lahat tayo nakakaranas ng hirap at pagsubok. Nandiyan ang walang katapusang gawain na kailangan ipasa sa tamang oras. Mga module na kailangan pag-aralan at aktibidad na kailangan ding sagutan. Self-study, wika ng karamihan na dapat gawin, ngunit sa bagay na yan, walang kasiguraduhan kung tama ba o mali ang iyong pinag-aaralan. Nakaka-stress naman talaga ang pag-aaral ngayon. Nandiyan ang ingay at gawain sa bahay, sigawan at utos na nagpapagulo sa iyong kaisipan. Kaya paano ka nga ba makakapag-focus sa iyong ginagawa? Hindi ko sinasabi na hindi ko kaya. Sa akin ay mahirap lang talaga. Kaya ang bawat mag-aaral sa panahon ngayon ay isang huwaran, ulirang mag-aaral, ika nga nila. Kasi ginagawa natin lahat makapasa lamang. Lahat tayo matatawag sa bagay na iyan. Dahil lahat tayo may pangarap, nagsusumikap at umaasa na balang araw ay makakatapos din. Ulirang mag-aaral ay hindi patungkol lamang sa mga mag-aaral na magagaling o matatalino. Ulirang mag-aaral ay isang estudyante na may pangarap sa buhay, handang harapin unos makatapos lamang. Hindi hadlang ang pandemya o sistema ng edukasyon para matuto. Ulirang mag-aaral na may takot sa Diyos at patuloy na humihingi ng gabay sa buhay. Tayong lahat ay isang ulirang mag-aaral dahil tayo